magandang tanghali po sa ating lahat. Nagbabalik po ang inyong diesel doctor. Sa pagbabalik po ng inyong diesel doctor ay may bagong kaalaman na gusto ko pong ipaalam sa inyo. Ito po ay may kinalaman sa mga measurements ng ating solenoids, suction control valves, injector sa solenoids at marami pa pong iba. Mahalaga po ang mga bagay na ito sa pag-troubleshooting po natin ng isang electronic controlled engine o yung tinatawag po natin sa diesel na CRDI o yung common rail system po. At sa ating po mga digasolina ay tinatawag po natin MPI or multi-point injection or electronic fuel injection. Importante po ang mga ito sapagkat ang mga pyesa pong ito, pagka mali po ang kanilang binabasa o ang kanilang mga resistance at measurements po ay mali ay hindi po rin natin mapatitino ang ating sasakyan. Karaniwan po natin mga problema ito ay kaharap na po natin yung mga problema pero hindi po natin alam na isa sa mga ating sinusukat ay mataas na po ang reading o mababa na o shorted or open po. Kaya tanghali pong ito ay gusto pong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga pagkaraniwan nating na-encounter sa ating mga sasakyan lalo na po yung mga diesel na buminsan ay ayaw umandar, maandar pero papatay-patay at buminsan po ay may power, buminsan po ay walang power. Pagkaraniwan po nating problema yan. Ang mga ito po ay karaniwan nating matatagpuan sa mga measurements ng ating mga solenoids ng ating control valves. So, gusto ko pong ipakita sa inyo ang ilan sa maaking iginaya na mga susukatin po natin ngayong tanghali. Halika po kayo at ating tingnan. Narito po sa ating harapan ang isang injector ng ito po ay sa ating Isuzu 4XL 4HK. Meron din po tayong used one at meron din po tayong mga brand new injectors. Narito po ang ating 6M70. Injector po yan ng 6M70. At meron po tayong para sa Toyota. Ito po, sa Toyota po natin. Since ang ating pong Toyota ay identical sa ating mga injector ng Montero, ay parehos din po sila ng mga reading. Ganun pa man po, ay meron pang iba maliban po sa mga injector. Hindi po puro injector lamang ang maaaring magloko at mag-malfunction po o mag-error sa ating makina. Ano pa po? Narito po, papakita ko sa inyo ang ibang klase ng mga suction control valves. Ito po ay tinatawag nating compact suction control valve at ang isa po ay ang conventional. Ang compact na po ay tinatawag natin po siyang compact dahil siya po ay ginawa 2007 and below. Opo, itong compact is 2007 and below. At ang ating pong conventional ay ginawa mula 2007 pataas. Ayan po yung mga sample ng ating conventional. At ito po ang mga sample ng ating compact solenoids or compact suction control valves, compact SCVs. Para doon po sa mga hindi masyadong nakakaalam ng common rail system ay ang abbreviation po na SCV ay suction control valves. Opo. Meron po tayong mga bagong pyesa as reference po natin. Ito po, bago po ito. At ang iba po ay mga used one. Iko-compare po natin yung mga reading nito dito sa ating bago. Meron din po tayong bagong mga injectors. Iko-compare din po natin sa ating mga used injectors. Ano pa po? Ang mga gusto kong ipakita sa inyo ay ang iba't ibang klase ng HP pump. Pag sinabi natin HP, ito po ay gawa ng Denso. Ano-ano po yun? Ang HP 0 po na injection pump ay narito. Ito po ang isang halimbawa ng isang injection pump na HP 0. Ito po. Ginagamit po ito pangkaraniwan sa 6HK1, 6HK, 6SD10, WF1, 6WG1, at na pure electronics po. Yun po yung pinagagamitan
ng HP0. Meron din po tayong HP4. Medyo malaki po siya ng konti sa HP3. Ito po yung HP3 na ginagamit po ng ating mga Montero, ng ating mga Toyota, ng ating mga Nissan. Karaniwan po ay mga Japanese vehicles. So po, HP3 po siya. Medyo maliit po siya sa HP4. Ang HP4 po ay ginagamit ng ating 4XL, 4XK, at meron pong isang model na we have 3 plunger blocks po ay ginagamit din po ng ating 6XK na modelo po. Modelo na po siya. Yung mga -9 na po, -7, -8, -9, yun na po yung gumagamit ng tatluhang plunger block. Yung dalawang plunger block po, pero mas malaki siya sa HP3, ay HP4 din po, pero siya ay ginagamit lamang sa mga 4-cylinder light trucks. Yun po. Ang code po ay HP0, HP3, HP4. Yung pong HP2 ay hindi na po masyadong ginagamit, pero gawa rin po siya ng Denso. Eh, paano naman po yung mga sasakyan na gumamit ng mga supply pump na bus? Ay, narito po ilan sa mga halimbawa as example po ng ating mga supply pump na gawa ng bus ay ang mga sumusunod. Narito po ang isang supply pump na gawa ng bus. Ito po ay ginamit sa ating puso, canter, o yung ating sinatawag na FAFI model. New models po ito. These are made by MFTBC, Daimler India Commercial Limited po ang nag-develop nito. Ang injection pump po niya, ang supply pump po niya ay gawa ng Boss. Meron pa po tayong isang model. Ito, gawa po siya sa China. Boss din po ang kanyang injection pump or supply pump. Common rail din po siya, at susukatin po natin ang mga suction control valves at iku-compare po natin sa reading ng ating mga Denso products. Yung po yung ating tatalakayin ngayon. Iisa-isahin po natin, nasusukatin ang mga ito at iku-compare po natin sa other, sa ibang mga bagong piyesa. Ang unahin po natin ay yung suction control valve. Susukatin po natin yung ating suction control valve. Tingnan po natin mabuti kung paano natin susukatin ang mga ito. Ito po ang ating multimeter. I-on po natin siya. Sa range 200 po tayo. Direct reading po tayo. Ayun, no? Direct reading. Kasi mabababa lang naman po ang resistance nitong ating mga suction control valves. Unahin po natin ang isang type na kung tawagin natin ay compact type. Ere po, yung compact type. Ito. Alamin po natin kung ito ay buo at kung ito ay 12 volts or 24 volts. Paano po natin gagawin yon? At dalawa ang ating target. Ito po, salimbawa po, sinukat po natin siya. Ganyan po. Nag-record po siya ng 2.7 ohms. 2.6 po. Ayan po, 2.6 ohms. Ang ibig pong sabihin nito, pag ito ay 2.6 ohms, tama po siya kasi po ang minimal reading or normal reading po nito ay 2.6 po. So 2.6 po siya, ayos po siya. Ang ibig pong sabihin ng suction control valve na ito ay 12 volts lamang. 12 volts po siya. The same type of suction control valve po. Ipapakita ko naman sa inyo ang isang 24 volts. Ayan po, pareho-pareho po sila. Pipili po tayo ng isa rin eh. Atin pong susukatin, tingnan po ninyo kung ano ang magiging reading. At pagkatapos po ay i-identify natin kung siya ay 24 or 12 volts. Ito po. Ayun po. Nag-record po siya ng 8.6 ohms. 8.6 ohms po ang inirecord niya, pero identical po siya do sa ating sinukat na 2.6. Ang ibig po sabihin nito ay okay po ito. Ang minimum measurement resistance po nito ay from 8 to 8.8 pwede po. Pag nag 9 po, wag na po natin ikabit. Delikado na po yan. Pag uminit po, lalong tataas yung resistance at maaari na pong magluko ang ating makina. So,
ito po ay 24 volts. Pag mataas ang reading na ganito, 24 volts po siya. Ngayon po ay susukat naman tayo ng ibang type ng solenoid. Ito po ay yung tinatawag natin conventional solenoid type. Pag sinabi po natin conventional type solenoid, ito po siya. Ito po ay lumabas noong 2007 and up. Ito po, susukatin po natin, titingnan natin kung ito ay 12 volts or 24 volts. Ganun po, tapos tingnan po natin ang ating multi reading ay how many po? 8.8 po siya. Tama po ito. From 8 to 9, pwede po ang isang 24 volts. But ibig sabihin po dito, ang solenoid na ito ay 24 volts. Doon po natin malalaman, kahit halo-halo po yung mga solenoids, pagka sinukatan po natin ng resistance at lumabas ng 2.5, 2.6, 12 volts po yun. Pagka po lumabas ng 8 to 8.8, 24 volts po yun. Ito po, susukat po tayo ng isang conventional solenoid again. Titingnan po natin kung okay po ito at kung ito po ay 12 volts. Ang ating po reading ay 2.6. Ang ibig pong sabihin, ang conventional type solenoid na ito ay 12 volts po lamang. At ito po ay okay dahil ang reading niya ay 2.6. Ito po, titingnan po natin kung ito ay 24 volts or 12 volts at kung okay po siya. Ito po. Yan po. Tapos po, ang reading po niya ay 8.7. So that will mean 8.6 po siya. Okay po siya. At ito po ay we confirm that this is 24 volts po. Ayun. Ngayon po, meron po tayong reference as new suction control valve. New po siya. Ito po. Naka-box po po siya para sa Innova. So titingnan po natin kung ilan ang ibigay na resistance ng isang new solenoid suction control valve. Ito po, tingnan po ninyo. Ang inilabas po niya ay 2.4. Mapakaganda po dahil bago po siya. 2.4. Yung pong ating mga use na solenoids or suction control valve ay nag-record po ng 2.5, 2.6. Napakaganda po kasi brand new po siya. Ayan po. Ayan. So, yun po ang ating comparison. Just in case, bumili po tayo ng mga pyesa, halimbawa, ng mga bago, huwag po nating dire-diretsong ikabit. Ano po ang dapat nating gawin? Kuhanan po natin muna ng mga reading at i-record po natin sa ating libro o sa ating notebook para po in the future, this will be our reference kung nagsusukat po tayo doon sa actual na sasakyan. Make it practice po na ganun ang ating gagawin. So, ang isusunod po natin ay kung paano tayo mag-check ng resistance ng iba't ibang klaseng injectors. Ang mga injector po na sa ating harapan ay meron po tayong 6M70, meron po tayong para sa HK, at meron din po tayo 4HL. Ang una po natin susukatan ay yung 6M70. Titingnan po natin yung ating 6M70 kung ilan po ang kanyang resistance. Ayun po. Tingnan po ninyo. Susukatan po natin siya. Ang lumabas po ay 0.8. Ang ibig po sabihin, ang 0.8 ay okay po siya. Ang re-reading po natin, ang binabasa po natin yung last reading. Yung 0.7 ang last reading. Okay po siya. Ito po should be 0.5 to 0.8. Wala po problema. Normally, we can read as 0.6 po. Pero okay pa rin po siya. Meron pa po tayong isa. Subukan po natin yung isang 6M70. Titingnan po natin kung ilan po ang kanyang resistance. Gaya po nito. Ayan po. Nag-record po siya ng 0.7. So okay po ang mga 6M70 solenoids na ito. Ngayon, i-compare po natin sa 6HK. Meron po tayong brand yung 6HK rito. At subukan po natin sukatan ang kanilang mga resistance. Ayan po. Nag-record po siya ng 0.8. Sana po ay matandaan nyo ang mga resistance na ito para po sa inyong mga actual troubleshooting ay magamit po ninyo. Isa pa po. 0.8 din po siya.
Identical po siya doon sa iba. Ito po yung pangatlo nating brand new. Ito po. .8 po siya. Ayun. Ngayon, susukat po tayo ng isang Toyota. Ito po yung Toyota. Titingnan po natin, use po siya. Titingnan po natin kung ilan ang resistance reading ng Toyota. Ito. Tingnan po ninyo, no? Yan, 0.8 po siya. Isa pang Toyota, paabot ng isang Toyota. Ito pa po, isa pa po siya. Isang G2 injectors po, ay tingnan natin kung ilan po ang kanyang solenoid resistance reading. Is ayan po, nag-record po siya, 0.8, 0.7 po. Ayan. Yung po isa, 0.7. Ayan po. So, ranging from 0.7 to 0.8. At ipapakita ko po sa inyo yung sira. Yung talagang hindi na po natin pwedeng gamitin. Ayan, narito po. Ito po, pag ganito ang reading, kaya po may X na siya, hindi na po natin pwedeng gamitin ang ganitong reading ng solenoid. Nag-read po siya ng 1.4, 1.3, 1.3. Eh, mataas na po ito. Hindi na po pwede ito. Ito pong ganitong solenoid reading ay sobrang taas na po at hindi na po natin pwedeng gamitin. Kung mapaandar man po natin ito ay payado na po siya, mausok at hindi rin po natin magagamit ng matino. Kaya hindi po natin, kaya napaka-importante po na sukatin natin ang solenoid resistance. Ngayon po ay pupunta naman tayo sa iba't ibang type ng mga pumps. At gusto ko pong ipakita sa inyo, ang una ay yung HP0 pump. Susukatan po natin ang kanyang PCV o yung pressure control valve o yung tinatawag nating pump control valve. Ito po. Ang pump control valve po, isang kumukontrol ng pressure ng isang HP0 pump. Pag ito po ay mataas ang resistance, ay maaari pong palyado, less power, at magiinit po ang ating mga tubo. Ito po, tingnan po ninyo ang ating reading. Ayan po, oh. Nag-record po siya ng 3.7. Okay, 3.6. 3.6 po ang in-record niyang resistance. Ang minimum resistance po nito ay 3.5 ohms. Nag-record po siya ng 3.7. Medyo mainit po kasi. Kasi po ang ating mga reading ng resistance ay bumabase po sa atmospheric temperature. Medyo mainit na po kasi tanghali na po. Kaya medyo mataas na po ang ating nakukuha mga resistance. Pero hindi po siya lumampas ng 4 o umabot ng 4 ohms. Pag umabot po ng 4 ohms, huwag na po natin ikabit. Palitan na po natin at hindi na rin po titinuyan. Ito po, tingnan po natin yung isang suction PCB. Nag-record po siya ng 3.7. Okay po siya. Okay pa po siya. Ngayon, titingnan po natin ang ating resistance ng isang HP4. Ito po, tingnan po natin ang reading. Ito po ang ating susukatin. HP4 po siya. Nag-record po siya ng 8.6 dahil 24 volts po ito. Ang normal na reading po ng isang 24 volts ay from 8 to 8.8 at nag-record po siya ng 8.6 ohms. And finally, we have to measure the HP3 pump which is used by our Montero, which is used by our Nissan, which is used by our Toyota SUVs. Or tingnan po natin, ito po ang ating HP3 pump. Tingnan po natin ang resistance reading ng kanyang suction control valve is 2.6 ohms po. Very, very good po siya. At pag ganito po ang mga reading, 2.5, ay siguradong wala po tayong magiging problema. Kaya po, kinakailangan natin alam natin ang mga iba't ibang resistances ng mga solenoids, injector solenoids, suction control valves, PCB, pressure control valve, pump control valve. Kailangan po alam natin. Ngayon po, meron po tayong dalawang boss injection pump dito at susukatan po natin at makikita po natin medyo mataas ang kilalang reading kung ikukumpara po natin sa HP or sa Denso products. Ito po, ipapakita ko po sa inyo ang isang boss supply pumps. Ang ating pong specific model ay Puso. Yun po, ang magiging reading po dito ay umabot sa 3.2. Medyo mataas po siya, 3.1.
Sa atin pong DENSOP, ang 3.1 po ay hindi na pwedeng gamitin. Sa DENSOP po, no? Pero sa ating boss ay normal lang po itong ganitong kataas na reading. Meron pa po tayong isang boss. Ito po, titingnan po natin kung ano ang kanyang suction control valve reading. Ito po, no? Ano po ang naging reading? 3.2? Okay po ito. 3.2. Dali po, nagdikit. Ayan. 3.1. Okay po siya. 3.1 para sa boss. Pero sa denso po, hindi na po pwede ang reading na ito. Yun po ang ating bahagi sa inyo sa tanghali ito. At minsan pa, sana po ay may natutuhan kayo sa aking ipinakita ngayong tanghali. At sana po ay ulit-ulitin ninyo para matandaan po ninyo, i-record po ninyo ang mga specifications na binanggit ko sa vlog na ito. At sa mga susunod po nating vlog ay mas marami po tayong magagandang mga topics na ipapakita sa inyo. At once again, sorry for long time. You will not see me on the screen because too much busy po ang inyong diesel doctor. Sorry po talaga. So ngayon po, minsan pa ay nagpapasalamat ang inyong diesel doctor at tumabati sa inyo ng isang magandang tanghali po sa ating lahat.